Picture mo to 36, 37. Pero did you ask, bakit kaya tumataas ang temperature ko? That's the presenting problem. It could be an indicator of something more serious than temperature. Yung palang katawan mo, lumalaban sa infection. Kaya pala tumataas ang temperature because the natural capacity of the body to fight against infection is working. Kaya pala yung matatanda pag mahina na yung katawan, nagkakaroon ng sepsis, mahina na yung katawan, hindi na lumalaban yung katawan sa infection. Kaya yung matandang umisan, matas na pala yung infection, hindi pa nila alam. Gusto sabihin, walang lagnat, hindi na lumalaban yung katawan sa infections. So, the doctor would ask in that process of diagnosis, where is this coming from? Pwede, meron kang bukol dito. You can also treat that, but where is it coming from? This is from the medical perspective, even in our life. Ang galit mo, saan nanggagaling ang galit mo? Kasi dito sa gospel, you shall not kill. Otherwise, you will be liable to judgment. Baka naman sabihin mo, Father, Father, wala naman po akong pinatay. Hindi pa po ako nakamatay ng tao so far. Pero malapit na siguro. Pero wala kang namatay. Tama naman yon. Pero sabi ni Jesus, but where is this coming from? If there is murder or violence, saan ang gagaling to? Where is it coming from? It must be coming from anger, galit, hatred, rivalry. There's a source. Kaya si Jesus dito, sabi niya, you shall not kill. Whoever kills, pero may dinagdag pa siya. If you are angry to your brother, you are liable to judgment. Mas pinalalim ni Jesus ang pagkilala kung saan ang gagaling ang tunay na gera, yung nangyayaring crime sa daan, nanggagaling sa galit sa kalooban natin. Kaya kung minsan mainit yung ulo mo, halos gusto mong pumatay sa kalooban mo, o kung minsan hindi maganda is inisip mo sa ibang tao, it might come to a moment that you will express this consciously or unconsciously in the long run. That's why Jesus is very, very conscious of where our actions are coming from. When we are angry, more than what the eyes meets the eye. Kung minsan, pare-pareho lang tayong nakaranas ng isang sitwasyon, bakit ako nagagalit ako, yung isa naman, hindi. Baka meron na tayong lamat sa kalooban. Kaya pala galit tayo, meron tayong nakalipas that we associate with this situation. May karga-karga na tayong galit. Kargado na. Kaya pag mainitin natin, gulo natin, kung minsan, nag-ipon-ipon na. Marami na pala tayong nakatago. That really is the real source of hidden anger, hatred, insecurity, jealousy, and so on. This can be expressed in various ways. That's why Jesus addresses this reality and calls our attention to be aware of the source. Where is this coming from? Fierce or unexplained, incommensurate reaction to what is regularly considered as normal for the rest. Narinig ko lang itong expression nito kay Director Marilu Diaz-Abaya. Kasi mayroon kami yung problema, yung isang kasama namin, nag-react siya, mainit-mainit yung ulo niya. Kami naman, hindi. Hindi namin alam saan ang gagaling yung init ng ulo niya, ba't galit na galit siya. Pero we saw the same situation, the same problem, pero siya talagang galit na galit siya sa nangyari. And then sabi ni Director Marilu Abaya, there is this incommensurate reaction. Parang ganito yung problema. Ganito. Ganito lang. Pero yung reaction niya, ganyan. Sobra-sobra. And then you begin to ask, where is that coming from? Parang lagnat. Saan galing yung lagnat? Sa infection. Eh, yung galit na yun, saan kaya nang gagaling? Baka naipon na. Baka mayroon na tayong dala-dala sa kalooban natin. It can be fear or the unexplained expressions of our anger,
galing pa sa nakalipas and has nothing to do with the situation today. Traumatic experience when we were children or recent accident that seemingly repeats itself in certain similar situations. We may be inspired by the deeper way of Jesus in seeing reality and understanding others and ourselves. Napaganda ng gospel natin ngayon. Tinuturo tayo ni Jesus na maging mas malalim ang pagkilala natin sa ibang tao. Mas malawak ang ating pag-intindi and we become more patient in accepting our differences. Though we don't judge immediately, tignan natin saan nang gagaling. Kumisan pala, iba yung pag-intindi mo sa intindi ko. Iba yung narinig mo sa narinig ko. Ikaw, lumaki ka sa isang pamilya na malapit sa simbahan. Tinuro ka sa simbahan ninyo, sa Santa Rita. Lumaki kang active sa simbahan. Lumapit, naging active ka sa San Agustin. Alam mo yung sa simbahan, pero itong kaharap mo, hindi man pala sila familiar sa pananampalataya. That is where they are coming from. You have to understand where they are coming from. Tignan yung salitang understand. Understand. Kung ano yung tinatayuan. San siya nakatayo? Maintindihan mo saan siya nang gagaling. Halimbawa, ikaw, mataas ang pinag-aralan. Ikaw, mataas ang grade mo, di ba? Kayo, magagaling kayo. Eh kung yung sa kanya, yung tinatayuan niya, hindi man siya nakapag-aral, hindi naman siya magaling. So you understand saan siya nakatayo. Then you can accept them deeply. And you don't have to be angry. You have to be understanding when you know where they are coming from. May nabasa ako. Just recently, this afternoon lang. Sabi niya, boiling water. Alam niyo yung boiling water, yung kumukulong tubig. When you look at the boiling water, you do not see yourself. Kasi kumukulo, di ba? That is also true. When you are angry, you do not see yourself and you do not see the truth. Pag galit ka, nagdi-decision. Huwag kang magalit. Ay, kunyari, nagagalit ka. Huwag ka munang mag-decision. Pero when the water is calm, pagkalmado yung tubig, kunyari, lagay mo yung tubig sa lalagyan. Tignan mo yung tubig. Makikita mo yung sarili mo. You'll see the real reflection. Emotions, anger, hatred, anything that makes us unbalanced would always lead us to misunderstanding or incommensurate reactions. Jesus invites us to ask, where is this coming from? In that way, our understanding will be wider, will be deeper, and quite closer to truth. This will be our thanksgiving. This is the good news of our gospel today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.